Nalusutan na rin sa bando ang defender sa play na ito at naiwan kaya naman nagkaroon ng clear pathway air abandoned ang kanya na namang ipinakita. May mga offers nga rin si City sa KBL, posible na dito na rin siya maglalaro kung maganda ang offer at may kasamang mabigat na playing time. Highlights ni Abando laban sa Sono at free agent time, bigating players natin magkakaalaman na sa ang liga at sa ang team mapupunta. Laro ngayong araw ng Anyang Jungkwanjang Red Boosters na kinabibilangan ni Abando at ang makakalaban nila ay ang team ng Sono. Pero bago ang larong ito ay narito na muna ang mga plays at highlights na nagawa nila kay laban sa team ng Sky Gunners. Nakauplay ang gustong gawin ng Anyang sa eksenang ito. Abando mabilis na nagkat, papalapit sa basket, nakareact naman ang depensa ng Sono pero nahuli na sila ng konti. Mas naunang umangat sila kay sa ere at yung bola angat, libre na nga ang tira pero sumabit ang defender sa kamay ni Abando. Off balance na yung tira sa free throw line, ngayon pupunta itong sila kay Abando sa free throw line, konting relax ng katawan para sa tira. Kanyang mga free throws nagawa niyang maipasok, unang puntos ng Anyang para sa game na ito. Merong screen, Abando umikot, first defender nasa likuran na niya, pangalawang defender nalito ng konti at nahuli na sa switch defense. Abando umangat sa ere, open na sa taas, bumitaw ng floater, pasok ang tira nila kay sa play na ito. Dito naman pa-isolate na nga si Ren sa Abando, papalapit sa basket, nakita niya ang open niyang kakampi, defender niya nasa likuran, pinasa ni Abando ang bola, depensa ng kanilang kalaban, kanilang nagiba sa play na ito, assist kay Abando, puntos para sa team ng Anyang. Abando isolation play pero biglang pasa ulit, nakuha niya ang atensyon ng depensa kaya naman halos na libre ang kanyang kakambay depensa na huli sa play na ito. Ito ang nagagawa ng isang Abando na maganda ang kondisyon at nasa 100% ang lakas sa laro. Dito naman, umiwas pa nga sila kay sa naunang defender, sabay biglang binilisan ulit ang pagtakbo patungo sa basket. Maganda ang belo, clear ang pathway, ready for takeoff, air Abando for the slam ang naging eksena sa play na ito. Explosive talaga ang nagagawa ni Ren sa Abando na mga plays dito sa KBL at nakikipagsabayan. Rin siya sa mga import at mas malalaking mga players sa pagkuha ng mga rebound. Nagiging matunog na nga rin ang pagiging free agent ni Abando at malapit na nga ang pagtatapos ng kanyang kontrata sa Anyang Jungkwanjang Red Boosters kasabay ng pagtatapos ng regular season ng KBL. Pero nauna na nga ang nasabi ni Abando na confident pa rin siya na sa KBL ito maglalaro para sa 2024-2025 season at sa team pa rin ng Anyang Jungkwanjang Red Boosters. Balik tayo sa play ni Abando laban sa team ng Sono at dito naman binalik ng kanyang kakampi ang mga assist nila kay kanina. Siya naman ang binigyan ng magandang pasa at ang resulta easy basket ang nagawa ni Abando, maganda ang peso malapit sa basket at nakita siya ng kanyang kakampi kaya naman pasok na pasok ang tira. Ren sa Abando na pa-turn around pa nga sa rebound play na ito, pagkababa parang may spring sa paa, umangat ulit para sa isang putback na tira. Abando nakikipaglaro sa kanyang defender, 1-on-1 ang eksena natin, bilis ng galaw ni Lakay na merong konting fake, nakalapit sa basket, biglang angat na naman at angat na angat talaga si Lakay kapag sa ere ang labanan, libre. Kitang kita ang ring, isang floater na naman ang binitawan ni Abando sa play na ito. Nasundan pa nga ng Abando rebound play, ipinakita ni Abando sa larong ito maganda dahil na rin sa wala pa siyang injury noon kaya mataas ang intensity ng kanyang laro. Halos nagagawa niya ang lahat sa loob ng basketball court, banggaan para sa rebound at steal isolation play, kasabayan ang mga defender at mabilis na pagtakbo, naiiwan ang defender para sa mga astig na plays. Ren sa Abando sa 3-point area, libre, maganda ang forma, in rhythm ang galaw, catch and shoot para sa kanya, pasok ang tira. Dito naman hustle play ang pinakita nila kay nakipag-agawan sa rebound, putback tip in para sana may pasok ang bola para sa isang buzzer beater pero tuluyan na ngang naubos yung oras at nagustuhan natin ang hustle ng Anyang at ni Ren sa Abando sa play na ito. Dito naman Abando ginamit ang screen, nahuli ng konti ang defender. Abando tumira, merong body contact, mintis man ang tira, foul naman ang tinawag ng referee. Ren sa Abando sa free throw line ngayon, pupunta para sa mga free throws. Free throws ni Abando pumasok. Ito ang nagawa nila kay laban sa Sono pero sa laro nila ngayong araw ay nauna na ngang nasabi ng kanilang coach na priority nila ang health ng kanyang mga players at kung hindi pa nga magaling sila kay at sumasakit pa rin ang kanyang likod ay posible na hindi ito maglalaro ngayong araw. Kung ayos naman si Abando at kaya niyang maglaro ay tutulungan niya ang mga locals ng Anyang Jungkwanjang Red Boosters sa larong ito. Day to day ang status nila kay pwedeng maglaro at pwede namang hindi kung hindi pa siya nakaka-recover mula sa injury. Isa pa sa mga Gilas players na mula sa team ng Ryokyo Golden Kings ang nagkaroon ng maraming offer. Hindi lamang ang Ryokyo ang interesado noon kay Carl Tamayo sa Japan B1 B-League at marami pa ngang mga Japan B-League teams ang interesado sa kanya. Posible na babalik ito sa Japan B-League at sa ibang team na nga rin maglalaro. Lumabas rin na mahigit sa 3 teams ang interesado dito kay Carl Tamayo sa KBL kaya may agawan nga rin sa pagitan ng mga KBL teams sa Japan B-League teams dito kay Carl Tamayo at ang mananalo ay yung maganda ang offer na may kasamang playing time. Ang kailangan nga rin ni Tamayo ay yung team na magtitiwala sa kanyang kakayahan kagaya ng ginagawa ng Anyang kay Abando. Merong play si Abando kahit na kontrolado ang kanyang playing time at yung stats rin nila kay ay halos nakaka-double digit scoring ito sa karamihan
ng kanilang mga laro. Merong height at skills si Carl Tamayo at kitang-kita naman yan sa kanyang laro. At kung sa KBL ito maglalaro ay parang nakikita natin na gagamitin ito madalas dahil na rin sa mas angat ang laro ni Tamayo sa karamihan ng mga locals doon sa parehas na pwesto o position. Ren sa bando naman mukhang hindi nga ito bibitawan ng anyang renewal sa kanyang kontrata, ang malaki ang posibilidad na mangyari dito kay Lakay.